I, for this episode, I invited a model, a male model. Not only is he doing ramp shows or commercials, but I consider him a role model because he graduated with honors from college. Please welcome Nelson Nazal. Nelson, kumusta Nelson? Hello po, Derek. Good afternoon. Kumusta? O, kumusta lang. Sa bagay, by the way, people, ang interview namin is done on a Sunday. So, siguro ko naman walang trabaho lahat on a Sunday, di ba? Yes. Anyway, Nelson, welcome to my YouTube interviews. No, ang takay ko lang naman dito is for people to know about us. Yung mga tao sa fashion industry, 'di ba? Para maintindihan nila tayo, makilala nila tayo. Tsaka may iba kasi nag-idolize, so at least nakita nila, ini-interview ko yung mga tinitingala nila. And so on, for the benefit of our audience, no, para lang sa ating mga manonood. Pagkwento ka naman tungkol sa sarili mo. Introduce yourself. My name is Nelson Nazal. I am a fashion and rap model, nagko-commercial din minsan and print ad, and again, I'm a fresh graduate of Bachelor of Science in Entrepreneurship. So ngayon, naka-apply ako as a BFP sa Bureau of Fire Protection. So waiting na lang ako for the final result. Okay. And then, yun po, direct. So habang walang work, sideline mo na. Anong plano mo sa BFP? Ba't ka nag-apply doon? Ano yung Bureau of Fire Protection? Anong gusto mo maging? Bakit yun? Actually, Derek, meron akong two options. Meron ako ngayon, naka-apply po ako sa isang international aviation airlines po as a flight attendant po. So, waiting po ako doon kasi nakaabot naman po ako ng final stage ng screening. Oh. So, habang naghihintay ako, nag-try po ako sa BFP kasi may civil service naman po ako. So, parang sayang naman din kung hindi ko mapapakinabangan. So, government naman po yun. So, nag-try din po ako. So, yun po. Ano? So, para may option lang po tayo. Anong gagampan fire officer one. Ah, talaga? So, magpapatay ka ng sunog? Ganun ba? Yes. Okay. Yeah, well, it's either office or sa field. Either the two po. Depende kung saan ka ilalagay. Depende po. Yes po. Anyway, nagtapos ka Nelson ng college with honors. Ano nga ito? Cum laude, manya cum laude. Cum laude po. Cum laude, oo. Kumusta ka nung estudyante ka?
I mean, oh, misa lang. Pinapapansin nyo, nakasalam yun. Pero, kasi model din siya eh. Diba? So, kumusta? Actually, ito salamin na ito, Direk. Yun po, Direk. Mahirap po, Direk eh. Kasi, during nung nag-aaral po, college days po talaga. So, parang, more on ghosting na, lagi ako nasa Manila, balikan lang, mag-attend ng casting, walang kasiguradad kung makukuha or hindi. Pero kasi yung pasok ko po sa school is pang gabi po. Lahat ng mga working student po is gabi yung schedule namin. So naisisingit ko po talaga tuwing umaga yung mga casting, ghosty, fashion shows po. So yun po, Direk, mahirap, pinagsasabay, pero kinakaya naman po. Pero paano mo dinidivide yung oras mo? Paano kung may conflict, kunwari exam, tapos may trabaho pa? Ayun po, Direk, eto po, swerte po ko sa school namin, kasi po yung school namin parang pinapriority yung mga working po. Kasi yung batch po namin, halos lahat mga working student, lahat ng mga klase ko mga nag-aaral. So, pag may mga schedule po kami, so inaayos po talaga nila. Or minsan, kung hindi ako pwede sa schedule na to, sinasabay ako sa ibang mga classes po direct para lang mag-swap yung schedule. Kasi parang iniintindi nila yung mga nagtatrabaho nga po direct habang nag-aaral. Buti ganun ang school mo, no? Yung maganda po. Tsaka po, ano, yung flexible po kasi yung ano yung schedule namin doon. Kasi kung may same schedule naman or same subject naman po, pwede kaming lumipat para at least natitake na namin walang na-jump na subject. Anong school ito, Nelson? Anong school yan? Sa ACLC College po or AMA Computer Learning Center College of Mabalacat po. Under po siya ng AMA Education po. Oh, mabuti ganun sila, no, nag-a-adjust sa mga working. Yes po. Yes po. Nelson, pero minsan po, pag hindi na po talaga kaya, so kami po mag-sacrifice. Hindi na namin aateran yung ano kasi mas importante pa rin po yung pag-aaral, lalo na pag-exam po. Ang importante, Nelson, natapos mo yung school mo with honors, di ba? Cum laude, di ba? Yes. Oo, yung mga bata dyan na gusto maging modelo din, ha? Sana sana matularan nyo si Nelson. Imagine, matangkad yan eh. Kaya talagang model siya, no? He's 6'1". Yes. Oo, tapos nakakapag-model, tama ang measurements. Tapos nakakapag-cum laude pa sa eskwelahan, di ba? Ang hirap noon, Nelson, ang hirap noon. Mahirap po talaga. kahit ano, hindi ko nga po rin po expect yun eh. Basta ang alam ko lang po, direct, pumapasok lang ang school, nagsasubmit ng mga ano, nakakapasa naman ng exam. Oo. So, hindi ko in-expect po talaga na magaan ko. Nasaan, matanong ko lang, sa ilang taon mo na sa fashion industry, ano, ano sa tingin mo yung itong malaking project na nagawa mo? Actually, direct, nag-start po ako na fashion industry like mga 21 years old po. Pero hindi po ganun kalaki yung mga shows na kukuha ko kasi dito lang po sa local fashion show sa Pampanga lang po. So, bali recently lang po yung mga naging 25 years old po ako, medyo sinipag sa workout, sa gym. So, dun po, nagkasunod-sunod po yung mga projects ko po. Tapos, yun po, nagkaroon po ako ng malalaking fashion shows po. Ano yung pinakamalaki? Ito po, direct, para sa akin lang po to, direct. Kasi po, yung fashion show na yun, yung fashion show po na yun, is third time ko pong mag-attend ng GOSI. So, okay. Sa third time na yun, doon pa lang po ako nakuha. So, yun po yung Manila Fashion Festival. Oh, yeah, Panasonic. Yung Panasonic po. Yung Panasonic po. Yun po kasi, Derek, gustong-gusto ko po kasi yung show na yun kasi po, nakikita ko siya sa mga mall po, like dun sa World Balance, nakikita yung show na yun. So, that nung nakita ko po yung mga show na yun, tapos nabalitaan ko may mga ghosty casting. Nag-attend po ako year 2017 po, hindi po ako nakuha. Tapos 2018, di pa rin po ako nakuha. Noong 2019 po, after ng Catwalk Philippines po, yun po, nakakuha po ako. Doon na po na nakakuha ng unang fashion show na. Sana marami pa, no? Sana marami pang malalaking shows, no? Ano ba pinaka, ano, pinaka-ultimate goal mo sa pagiging modelo? Ano ang pinaka, sa tingin mo, pinaka-ninanasa mong mangyari sa'yo sa pagmumodelo? Sa model. Sa yun po, direct, gusto ko po kasing mag-international po, direct, kahit man lang mag-start sa Asian po, sa Asia po. Tama. Yun po yung po ma-showcase ko yung Filipino model look po talaga. Kasi ngayon sa Philippines, lalo po sa Pilipinas, parang mas
na pa-prioritize yung mga foreign, half-blooded. Correct. So para po sa akin, yung gusto ko po kasi talaga yung ma-promote yung Filipino model ko, yung moreno, yung may height, yung ganun po. Oo, kasi ang features mo Malay eh. Malay ang features yes. mo. So pwede naman, basta tamang measurements, alam mo na naman, sinabi yes. ko na sa iyo yun, di ba? Kung ano yung mga yeah, tapas. Measurement po. Oo. Tapos Nelson, ang tawag dito, meron ka bang ina-idolize sa field ng fashion, local man or international? Meron ka bang tinitingala na modelo? Si ano po, si Paolo Roldan, yung kalbo po. Na, Pinoy, kasi Pinoy. Very Pinoy looking po. So parang sabi ko, wow, ito, nice. Parang sarap sundan ng yapak. Direk kasi, ano siya, Pinoy eh. Mm-hmm. Parang nakaka-boost din ng pride ng pagiging Pinoy po. Tsaka malalaking shows ang ginagawa niya abroad. Diba? Opo, abroad. Malalaking pangalan, di ba? Malalaking pangalan. Oo. Nelson, matanong lang kita. Mas kilala mo sarili mo, eh, di ba? Ano yeah. sa tingin mo ang pinakamagandang asset mo, physically or otherwise, that can make you the one of the country's top male models? Ano sa tingin mo ang katangian mo, physical man o panloob, na pwede magdala sa'yo sa pagiging isa sa mga top models ng Pilipinas? Siguro po sa akin yung complexion ko po, direct. Kasi po, na maganda po kasi kahit sino po magsabi, pantay po yung kulay ko pagiging moreno ko po, direct. Mm-hmm. Like yung skin daw po, pag tinabi sa mga foreign, para mag-stand out kasi nga yung kulay mo kakaiba. Hindi siya maitim, hindi siya maputi, nasa gitna lang po siya. Pero moreno, Pinoy pa rin po talaga. Actually, ang tawag dyan, Pan-Asian look. Yes. Yung Pan-Asian. So, pag pupunta ka sa countries ng Asia, ang tawag nila sa look mo is Pan-Asian. So, marami pa akong tips maibigay sa'yo. Siguro after itong interview, mamaya pag-usapan natin. Kasi nakita ko yung desire mo maging international model. Ano naman ang ginagawa mo para ma-achieve mo yung goal na yun? Physical or ano pa man, mental or emotional? Ano yung ginagawa mo para ma-achieve mo talaga yung pagiging international mo? Ngayon po kasi direct talaga parang I'm into fitness po talaga eh. So parang yung fitness ko po, everyday routine ko na lang siyang ginagawa eh. So parang physical pa rin ta mag-start direct pagiging model eh. Kahit anong sabihin natin, kahit wala ka masyado looks, na-enhance yan. Pero yung sa physical mo talaga direct, kailangan mo alagaan yung skin, yung katawan mo. So yung nag-workout po ko, tapos yung sa skin, may mga supplements naman po akong tinitake, may mga vitamins po para kahit pa paano maging maganda pa rin yung skin. Hindi mapabayan kahit na-expose sa araw po. Kung may papalitan ka sa iyo, no? Physical din man o pwedeng kalooban, ano yung gusto mong palitan? Pwedeng attitude, no? Anong gusto mong palitan sa iyo at bakit gusto mong palitan yun? Ito direct kasi ako po direct ito sa physical po talaga ito yung madalas mapansin sa akin is ito pong sa dito ko yung pisngi nagiging yes mo kahit kasi payat ako dahil yung sa looks ko namumukha akong parang chubby dahil because of this pero sana in the future direct ma-enhance or maayos naman po siya po direct sa physical kasi, pero yung sa yung sa attitude po direct kasi po minsan pinangungunahan po ako ng ano like hindi naman po siya negative parang pag may like sa casting go see pag nakita ko na po kasi yung mga foreigner o yung mga mas matatanggal sa akin para napanghinaan ako ng loob agad so yun po yung ano hindi. Yun po yung parang gusto kong alisin sa tama yung gusto kong alisin po talaga direct yung attitude na yun na sabi ko po dapat ko pa rin ego yun kahit mayroon mga alam ko mas better pa sa akin. So sabi ko, yun po. Pero na ano napapractice ko na po direct na kahit pa paano, kahit may mga alam ko ahead sa akin. So nag-ano pa rin po, nagpo-push pa rin po, tinatry ko pa rin po direct. Na kung pinaya ng iba, dapat kaya mo din. Kasi meron ka naman tamang measurement, tamang yes. height, magandang skin, magandang ngipin. Sa buhok, konting styling na lang. Di ba? Napag-usapan yes. na natin yan. Yes, pero kakayanin mo. Kaya lang, natutuwa lang ako sa tiyaga mo talaga, Nelson. Natutuwa ako dahil imagine, galing pang Pampanga, ang show niya sa Alabang.
Di ba? Grabe yun. Grabe. Yes, well, oo, nakausap ko siya minsan. Kasi direct kasi pag may mga tao akong kausap, kahit na ako yung nagrabyado na ako, pero pag nag-go na ako, i-go-go ko pa rin yun for the sake na hindi ako masira sa taong kausap ko. Ganun po ako direct. That's a good attitude. Magandang attitude yan. Sa industriyang ito, mahalaga yan. No? Binavalue namin yan, Nelson. Okay. Now, ang next mo is, sa opinion mo ba, ang pagmamodelo ba ay isang magandang karera, lalo na sa isang katulad mong lalaki, dito sa Pilipinas? Sa tingin ko, Derek, actually yung Philippines po kasi hindi siya ganun kaano pagdating sa mga male models po. More on babae po kasi yung inaano nila. Pero po para sa akin, ngayon po kasi mga kabataan, Derek, hindi na po sila yung kagaya dati. Like ngayon, marami na may mga good looking, matatangkad na nakikita ko. So parang nakikita ko ngayon na parang why not, may mga potential ng mga Pinoy is. Sabi ko para magandang career naman po siya para sa mga kabataan natin na mga pausbong na. Well, sa bagay, Nelson, naranasan mo yan, di ba? Nakatulong sa pag-aaral mo yung pagmamodelo. Opo. Totoo po yun, Derek. Kasi malaking tulong po yung modeling industry po sa akin during nag-aaral ako. Parang 50% nang nakukuha ko talaga dun direct na pupunta sa school. Ah, talaga? Yung pang tuition? Yes po, direct. Oo, tuition po, yung pamasahe, budget po. Oo. Pamasahe po. Yung allowance, ano? Yung allowance, kailangan. So malaking tulong in a way nakapagtapos ka ng cum laude. Malaking tulong po yan. Opo, direct kasi per show, kahit ano, per day lang naman yung TF mo, malaking tulong na yun para sa isang simpleng estudyante lang na alam mong wala naman talaga income talaga na gano'n. Pag naka-receive ka ng gano'ng TF, parang masaya ka na. Parang mababali, ma-appreciate na yung gano'ng amount ng TF. So parang sa akin, pinapalagan ko po talaga direct every TF na nakukuha ko sa mga shows ko. I know, alam ko yan. Kinikwento mo sa akin yan. Anyway, Nelson, hanggang ilang taon mo nakikita yung sarili mo? Ilang taon ka pa tatagal sa fashion industry? As long as yung katawan ko, Derek, yung physical attributes ko, Derek, is ready, yung looks ko, yung time, why not hanggang maging 30s ako? Kasi yung pagiging model, lalo sa mga male model, Derek, kahit 30s ka na, pwede. Sa mga male model. So sabi ko, eh, kahit na tumanda ako, basta mayroong project, basta ready katawan ko, basta pasok ako sa peg, igogo ko pa rin yung direct. Tama yun. At 30 siguro direct. Oo. Anyway, for the information of everyone, ito po si Nelson na isang fur daddy. Meron po yung favorite na dog niya na naalagaan niya, no? Yes. And anong yung nakukuha mo sa pag-aalaga ng isang aso? Ano direct, like kasi pag pagod ka, pag nilalambing ka direct, parang nare-relieve lahat ng mga ano pagod mo. Then minsan pag may, alam mo pag may maalam kang personal na problem, kahit titigan mo lang yung dog na yun, alam mo maintindihan din. Anong pangalan niya? Dylan po, Dylan. Dylan, husky. Oh. Husky, yeah. Ano, nakita ko nga eh. Nakita ko nga. Kahit po ano, like kahit di pa dito mainit po sa amin, naka-fan lang po siya. So, nag-survive. 3 years old po siya last March 15 to. Yes po. Nelson, nasabi ko sa iyo kanina na bago tayo magsimula, for my last question, ano? Nasabi ko kanina, bago tayo nagsimula, na ang karamihan ng nanonood sa akin is from 14, age 14 to 25. Diba? So, talk to the young ones. Ano ang pwede mong masabi sa kanila, yung mga gustong pumasok sa modeling industry? Anong advice ang maibibigay mo sa kanila? Sa lahat ng mga kabataan dyan, na mga teenager, mga millennials na gustong pumasok sa modeling industry, habang bata kayo, pagbutihan nyo, mag-invest kayo sa skin, sa katawan. Kasi kahit nasa bahay kayo, pwede nyo gawin yan, workout kayo, kahit. Tapos kung may mga nagda-down sa inyo mga tao, huwag niyong pakinggan. Gawin niyo lang kung anong gusto niyo basta wala kang inaapakan tao. And then magpursige lang kayo, try and try, kasi ako dumaan din sa ganyan na walang pumapansin, from nothing to something, sabi nga. So yun. Try lang nang try, tapos mag-invest kayo sa sarili niyo.
lalo sa physical attitude and attitude. Kailangan din mag-invest eh, no? Hindi ba pwedeng hindi ka mag-invest? Totoo, hindi pwedeng yung ginusto mo lang tapos yun na yun, hindi. Oo, tama. Kahit sabihin mo, ano ka, kailangan mo pa rin ng preparation eh. Kasi hindi ka naman sasabak sa isang gera na hindi ka ready. Parang kailangan mo pa rin ng bala kahit pa paano. Nelson, sa pag-uugali, ano ang dapat nilang ilagay sa ulo nila, sa utak nila? Ayun, sa maging humble kayo, huwag kayong maging mayabang. Kahit medyo malayo na yung nararating nyo or medyo may pangalan na kayo, kailangan down to earth pa rin kayo. Kasi hindi natin malaman kasi sa mga parating na araw, maraming mga nagsusulpot ang mga bagong modelo. Pero ikaw, kung may right attitude ka, kahit andito ka na, pipiliin ka pa rin ng mga taong naniniwala sa'yo dahil alam nila yung attitude. Kailangan mo na tayo maging humble. Nelson, I'll be happy to see you in the international ramp, no? Yes. After nito, interview natin, mag-usap pa tayo para pag-usapan yung mga ganyan detalye. But in the meantime, thank you for saying yes to this. Thank you. So, salamat. I know na meron ka rin kagabing judging, ano? So, yes, judging pa kagabi. Nagkaroon kami ng oras ngayon mag-interview. Matagal ko nang gusto interview ito, kaya lang, siyempre may mga ginagawa din akong iba, tapos may mga interview na akong iba. So this time around, nag-swak ang schedule namin at mag-ano na kami, mag-ipapalabas ko na siya. Anyway, thank you, Nelson. Thank you. And, salamat po, Direk. Salamat sa lahat ng mga viewers. Okay, bye-bye.